What's good in the hood, mga kaibigan? Nandito na naman tayo para sa isang episode ng Bobo Debates. Ang debate na bobo. So, ang topic natin for today ay, anong mas pipiliin mo? Lahat ng sapatos mo sobrang luwag o lahat ng t-shirt mo sobrang sikip? Hi everyone, my name is Alexio Tapafunda. I am your host for this episode. Happy to be here. Masaya ang ating episode kasi hell yeah. Nandito ang ating mga debaters. First of all, ang ating first debater all the way from the mystic lands of Pangasinan, the Bangus Prince. Let's give it up for Andren Bernardo. Hey guys, nandito si Andren Bernardo, aka Vermin Supreme pare, aka King Freak, aka Baby Relax pare. Ang dami mong nicknames. Na never kong ginagamit sa real life. Dami ko rin si Maximum Wordplay. Maximum Wordplay. Yan yung rapper name ko. Sorry, excited ka ba na... Hindi lang ako excited. I'm ready excited pare. Sobrang daming context. Kailangan malaman. Kailangan nila. Kung first time watcher, sobrang kailangan ng context eh. Pero excited ako. I'm battling one of my favorites sa comedy scene. Mm-hmm. Si Ray Mamuad. Ray Mamuad, ang ating hello debater for today. Our special guest. Baka naalala niyo siya sa sketch namin na pansit. Oh, ako yun. Ako yung kumakain ng pansit. Yes. Ikaw yung pumatay ng mga bata. Oh, ako din ata yan. Tapos pinatay mo rin asawa nung general. Oh, in context. In context. Parang yun yung nangyari, pero ang nakikita lang namin, kumakain ka ng pansin. Ako yung pinakamaangas dun sa sketch na yun. Okay, so thank you for being here with us. Isa ka sa mga favorite comedians namin dito sa Solid Ovi. Thank you. Tapos imamatch ka namin with Andren kasi feeling niya kaya kanya eh. Ano sa tingin mo? Andren, ano? Nung high school, best in poetry. The saying, okay. May alam ako sa mga debate. Okay. Hindi, poetry, iba yun eh. May words pa rin doon, so wala kang magagawa. Hindi ako natatakot sa iyong iambic pentameter. Okay, sige, let's get into it. Mukha mo si Mon Confiado. Tama na. Anyway, so ang rules natin, meron tayong dalawang rounds of debate kung saan mag-i-introduce kayo ng mga arguments nyo, basically. It will run for a minute and 30 seconds on the clock. Respect gang, baklak, gang. Ha? Gang. Respect baklak. So kung meron kayong mga arguments na sa tingin ko as host and judge ay solid and... Okay. I will be ringing the bell. Ganito tunog nun. So kung nagustuhan ko yung sinabi niyo, mag-ring ako ng bell tapos baka tingnan ko kayo tapos parang, okay na. Diba? So meron tayong two rounds of that, take 1 minute 30 seconds. And after that, meron tayong round of rebuttals. So ang pwede niyo lang gawin doon is pwede niyo i-bring up yung argument ng kalaban niyo. Tapos try niyo i-spin. Try niyo maghanap ng plot holes. So, basically, mag-virtue signal kami. Hindi naman. Counter-attack. Counter-attack siya, tama. Isa siyang parry of words. Ah, okay. Diba? Kunyari, sinaksak mo siya with a word, tapos ikaw parang... Tawag ako ng ambulance word police. Okay. So, yun nga. Doon din sa round na yun, pag nakarinig ako ng magandang argument coming from both sides, pwede ako mag-ring ng bell. Pero you will have 1 minute and 30 seconds each to address the arguments that each has made. After that, meron tayong free-for-all round. Yeah. Lapas nyo na lahat. Sabay kayo magsasalita. Pwede ko kampasin ng steel chair si Ray. Re-flip ko yung table. Gusto ko yung pagkunyari nanalo si Ray, if ever nangyari yun. Pagkatapos, hampasin mo siyang steel chair. Tapos nakagano'n lang siya. Yes. Tapos lahat ng tao lalapit sa akin. Parang, sinong gumawa nito? Di ba? Para sa wrestling. Di ba? Tapos, i-reveal mo sa dulo na... Kukuli ko ba sa... It was me, Ray! Parang yung... Hindi ko alam kung kailan lalabas to, pero parang alam yung ginawa ni Carlito kay Dragon Lee. Tinulak niya. Tapos pagkalabas niya, pumasok siya ulit. Tapos, ano nangyari dito? Okay, so... We will have 1 minute 30 seconds each round.
So pag free for all, doon na ako magbe-base kung sino sa tingin ko ang nanalo sa labanan na to. This is based. So after ko i-announce yung winner, syempre, kailangan natin bumalik sa ating final round, which is, you know, hard feeling segment natin. We hug it out. Hug it out. Give each other compliments. Sabihin mo kung anong gusto mo kay Andren. Sabihin mo kung anong gusto mo kay Ray. Tapos pwede niyo ako isali dun sa usapan na yun. Kasi kailangan ko ng validation. So basically 10 seconds lang. Hindi. Gagawin natin siyang 5 minutes para awkward. Grabe. Hindi, joke lang. 1 minute lang siya. Pero yun, yun yung rules natin. Naintindihan niyo ba pareho? Yes. As much as possible, ayokong may nag-attack ng character ng isa't isa. This is a game of discussions. Okay? Pag naramdaman mo na yung emotion mo, medyo tumataas na, tapos sabi mo, Ray, pangit ka eh. Hindi yun magandang... Ray, matagal na kitang hindi gusto. Huwag naman natin paabutin. Hindi kita favorite. Pero yun nga. So I will be taking notes. Titin ako kung yung mga pinagkasabi nyo, tapos doon natin malalaman. So ang topic natin today, as stated up top, is ano ang mas pipiliin mo? Well, hindi naman mas pipiliin. Anong mas gusto mong meron ka? Sapatos na masyado malaki or t-shirt na masyado masikip? Na tight. Na super tight. Tight like a so, tiger. So, imaginein mo, ito, let's set the stage. Meron ka sapatos na masyado malaki. Anong gagawin mo? Suot ka tatlong medyas. Pag suot mo, pucha, lumuwag siya lalo. Uh-huh. So, lahat ng mga remedies na sa tingin mong makakaayos, hindi ka gana kasi forever maluwag yung sapatos mo. That's just tapos remedy. Jason Mraz, man. Tapos, serious. Yung sa t-shirt naman, di ba? Pag meron ka masikip na t-shirt, stretch mo ng unti, papasok ka sa loob, tapos gagarunin mo ng siko mo. Hindi ko ginagawa yun. A fat man's tip, pero. So stretch mo siya, di ba? Ganun. Pero, kwelyo, tangin. Yung kwelyo, gaganunin mo. Pero, no matter how much itry mo i-modify yung stretch ng shirt, never siya magiging maluwag. Forever siyang masikip. Yes. Okay? Kahit bang tong, pare. Sige, so para maka-decide tayo kung kaninong topic or sino mo una sa inyong dalawa, kailangan natin mag-flip ng coin. How much have you lost in a coin toss? Remember that movie? Parang, di ba parang, ano lang siya, pumunta lang siyang convenience store, tapos, bili kaya ako ng sito. Tapos nakakairita itong may-ari. Labas ko na kaya yung piso ko. How much have you lost in a coin toss? May naman ang piso dyan, mga kaibigan. Yun yung... Sorry, kailangan si Ray kumuha kasi pag ako puputok lahat ng botones ko eh. Daming mamatay pa. Ako pala yung may masikip na t-shirt. Okay, sorry. Pero tayo. 20 coin, pare. Itong 20 peso coin natin. Okay. May girth siya. So, sige, Ray, ikaw ang guest natin. I-call mo na lang kung ano, as okay, I toss. Ano ako, heads. Sige. Ako tails. Siyempre. Oh, wala kang choice eh. Heads. Okay. Since ikaw ang heads natin, ikaw ang nanalo dun sa coin toss, pwede kang pumili or pwede mong piliin kung ikaw mauuna or pangalawa. Mas mapavalue mo ba yung topic or yung order in which you go? Kasi pareho yan, may advantages and disadvantages. Your choice, Nave. Sige, pili ka lang. Malaki yung sapatos, ay, maluwag yung sapatos o sobrang sikip na t-shirt? Sobrang maluwag ah. Pati sobrang masikip. Sige, ako na lang... Or mauuna ka or pangalawa ka? Mauna na lang ako. Mauna. So, mauuna si Ray, pero ikaw pipili ng topic. Anong topic mo? Ang ide-defend ko, maluwag na sapatos. Maluwag I na like sapatos. Maluwag na sapatos. Okay, so ito magiging order natin. Mauuna si Ray with the topic, masikip na t-shirt. Okay, kailangan mo hanapin talaga bakit mas okay ito kaysa dito. Kasi ikaw pangalawa ka with maluwag na sapatos. Ready ka na ba, Ray? Okay, ready. Let's go in 3, 2, 1. Okay, masikip na damit. Yan ang the best. Alam mo bakit? Andan, alam mo ba yun yung the best, yung masikip na damit? Bakit? Kasi gusto mong lalong pumuyat ka pa. Diba? Kasi kung masikip na siya sa'yo, anong remedy? Magpapapayat. So, for health. Second use ng masikip na damit,
madali siyang pangpitik ng kalaban. Yung pabasay mo ng tubig. Oh, nakita di ba yung mga masisigip na damit? Ano yan, igawa yan sa spandex eh, usually. So pag nilagyan ng tubig yan, pak! Boom! Patay ka agad. O na, ano, survival standpoint, punta ka sa, ano, sa river. Tipid yan eh. Wala, isang drop lang ng, ano yan, ng downy, okay na. Kasi kapag malaki yung damit mo, oh, wala, mahal yung gas susin mo. So, mura din yan in life. Oh, ano pa? Sobrang ganda niyang masikip na damit kasi ano yan, yung pag napunta ka sa ano, sa forest, yan, punta ka sa forest, masikip yung damit mo, camouflage. Camouflage ka sa darkness. Isipin mo kung maluwag yan, magpa-flap yan, maririnig ng mga snakes. Okay. Okay. What a first argument galing sa ating guest na si Ray. Napakalupit. Marami kang binring up na points na hindi ako sure. Pero meron ako nagustuhan doon na siniring ko yung bell na minention mo na kapag mas maliit yung damit, mas effective na weapon siya kapag binasa mo. Sobrang hindi nung... Okay. Oh, yun. May physics doon. Kasama. May physics ba yun? Kasama. Yung torque, may torque doon. Gusto ko yung ahas yung last. Okay, since tapos na tayo sa'yo, narinig na natin yung mga mga arguments mo for the first round. I hope na itong round ni Andrew, mabibigyan ka na ng oras, mag-isip pa ng onti. Kasi may second round pa tayo of arguments. So, huwag ka mag-alala. Kayang-kaya pa to. Hindi pa nagkasalita tayo, malay mo mas ano yung sasabihin niya. Pero, yun nga. Ready ka na ba para sa iyong round, Andrew? Yes. Handa ka na? Handang, hindi lang ako handang-handa. Handa ako, pare. Sige. First round ni Andrew para sa sobrang luwag na sapatos. In 3, 2, 1. Ang gusto ko sa maluwag na sapatos, after a long, hard day of doing nothing, pare. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko na siya iaantay. Diretso tanggal na kaagad. Auto-comfort, pare. Tanggal kaagad ng medyas, yes. At tapos, kung malaki yung... For example, di ba maluwag yung sapatos mo? Kung bigla ka nagka-gigantism, yung elephantitis, di ba kung kinagat ka ng mosquitoes, magiging Thor-like yung feet mo? Shit, buti na lang maluwag pa tong sapatos ko. Masusuot ko pa rin tong sapatos ko. Or like, for example, like kung gusto mong gumaya ng very popular icons in the industry like si Ronald McDonald, pare. Di ba malaki, di ba maluwag mo, maluwag yung sapatos niya. Magsuot ka na lang ng clown makeup, magganyan ka sa bench, at baka may tumabi sa'yo. Cheers, pare. Yeah. Tapos yung sinasabi nyo, baka disadvantage yung maluwag na sapat, baka matanggal ka agad. May remedy din ako dun, men. Ilagay mo yung baon mo dun, pare. Diba? Sa sapatos mo, kasi maluwag siya eh. Like, ilagay mo yung tapa, hotdog, or kaya like kanin. Diba, dude? Kasi maluwag yung sapatos mo, yun yung maganda, pare. Like, tas kung nilaban mo yung sapatos mo, diba nag-shrink? Eh, since maluwag, regular lang siya na sapatos. Bablam, pare. Nalalaman mo yung Ronald McDonald ko kanina? Gago, ganda nun. Diba? Okay. Yun ang ating first round, mga kaibigan. Marami akong nagustuhan off top. Okay, maganda yung mga arguments mo. Gustong-gusto ko yung sinabi mo yung magiging instant clown ka. Upo ka sa bench, tapos hanap ka ng chicks. Sino? May mga Ronald McDonald fans. Ay, nako. Maganda ang first round natin galing sa inyong dalawa. I think meron kayong mga arguments na kaya ko talagang i-get behind. Pero... Bigayin nyo pa sarili nyo kasi may second round pa tayo. Okay? So, mauna ka sa second round, kaibigan. Handa ka na ba? Okay, sige. So, for the second round, usually, sasabihin namin na mag-bring ka ng bagong arguments. No? Kung may mga gusto kang sabihin kanina na hindi mo pa nasasabi, ngayon yung oras. Kasi pagdating ng rebuttal round natin, bawal na maglagay ng bagong argument.
So, handa ka na ba? Paring Ray Mamuad. Yes. Para sa masigip na t-shirt, in 3, 2, 1. Ito pa. Ito yung isa sa gusto ko sa masigip na t-shirt eh. On a philosophical standpoint, Andre. Pag nasuot ka ng masigip na t-shirt, alam mong may mali. Ibig sabihin, may mali sa buhay mo. Kailangan mo magbago. Kailangan mo i-improve yung lifestyle mo, Andre. Di ba? Pag masigip, alam mo nangyayari kapag masigip yung damit? Di ba? Hindi ka makainga. Kasi ganun yung buhay, Andre. Ganun ang buhay. Pero bakit? Bakit mo siya sinusuot pa rin? Di ba? Marirealize mo na masigip kasi at some point in life, sasabihin mo sa sarili mo, alam mo, na-outgrown ko na tong damit na to. Mas hindi na to para sa akin. It's time to move on. Hindi, Andre, hindi ako titigil. May 30 seconds pa eh. 30 seconds pa ako. Pero kasi ganun yung buhay, Andre, eh. Parang suot ka ng masigip na damit. Diba? Minsan, pag nagsuot ka ng masigip na damit, may kita yung mga flaws mo, diba? Like, bakit ang laki ng tiyan ko? Shit, yung abs hindi kita, diba? Oh. Kasi masigip. Eh, pag sumigip lalo, 5 seconds na lang. Alam mo, okay, sana yung round na yun eh. Kaso, ang bilang ko parang dalawa lang yung sinabi mo. Okay, like, alam mo, yung parang buhay yung t-shirt. Times five. Ang masigip na t-shirt, pangyari, buhay lang yun eh. Oh, parating buhay ano. Pero marami kang sinabi at wala kang sinabi at the same time. I must remain impartial. No? Kailangan hindi ako biased dito. Pero ang hirap eh. Base sa mga sinabi mo. Pero masaya yun. Masayang second round yun para sa'yo. Na-enjoy ko rin naman yung mga yun. Pinagkasabi mo, as you can see, niring ko yung bell. Yeah. Pero ikaw, Adan, handa ka na ba para sa iyong second round? Ba't di mo ako sinasagot? Yes. Ready na ako. Ready. Sige, Andren Bernardo. Second arguments para sa maluwag na sapatos. Let's see. In 3, 2, 1. Alam mo diba kung late ka for work, kasi shit, kailangan ko mag-bend at magtali ng sapatos. Pag maluwag, pare, susuotin mo lang parang Crocs, pare. Like, what? Pwede ka lang tumumbling papunta sa sapatos mo. Tapos pag landing mo, nasuot mo na. Tapos isipin mo rin, pare, since maluwag siya, kahit 50 years old ka, pare, magagamit mo siya. Mukha kang 50-year-old, nakakita ka ng 50-year-old na malaking sapatos at maluwag. Di ba laugh trip? Di ba nagbibigay ka ng saya sa mga bata kung malapit ka ng mahulog? Di ba? Tapos paano kung babaha? Paano kung bumaha? Paano na yung mga rats? Saan sila pupunta? Ah, shit, may malaking big-ass shoe dito. Tira tayo dito. Oh, yay! Naligtas yung family of rats dahil sa'yo. Di ba? Paano na yung, di ba, baka the next Ratatouille, yung mga yun. The next Ratatouille 2. Back to school. Tapos, ang maganda kung maluwag parati yung sapatos mo. Dude, ang init sa Pinas ngayon, pare. Kailangan mo ng oscillation sa inyong footsies, pare. Tapos, pare, yung sapatos kasi, pare. Para siyang titiwa, pare. Malaki, mabaho, at amoy paa, pare. Di ba? I mean, so, ayun, pare. Yan yung argument ko sa maluwag na sapatos. So, on time, bitch! Nakita ko, nagpo-pause ka, tapos tumitingin ka sa... Hindi siya on time. Okay. Ganda. Ganda ang arguments mo rin ngayon. Medyo... Stretching? Hindi, medyo nakikita ko naman kung saan papunta tong mga arguments niyo and yung path ng laban na to. Pero alam mo yun, feeling ko pwede pa siyang maiba. Pwedeng may mangyari pa dito sa next round natin, which is yung rebuttals. Kasi dito, pare, ang maiba, hindi taya, pare. At some point sa mga arguments niyo, iniisip ko, meron bang reverse ng pag-ring ng bell na pwedeng gawin?
May gong yun. Meron ba ditong way para sabihin ko na hindi ko gusto yung sinasabi niyo? Ay, nako. Saya ang saya. Pero ito, next round natin, rebuttals na siya. No? Na-present nyo na pareho yung arguments nyo. Diba? Ikaw, sinasabi mo na yun nga, instant clown, parang crocs yung suot mo, liligtas mo yung sunod na Ratatouille. Okay. Sigago nilang boat yung sapatos. Tapos ikaw, yung mga arguments mo is, di ba, pag meron ka masikip na t-shirt, alam mong may mali. Patitipid siya sa sabon. Yun yung importante. Philosophical eh. Paulit-ulit. Pero ito yung time talaga para mag-poke ng holes sa argument ng isa't isa. May sinabi ba siya na sa tingin mo, mali yun eh. Di ba? Dito natin malalaman. So, no new arguments can be placed. Okay? Bawal kayong maglabas ng bagong argument. Kailangan lahat ng sasabihin nyo in relation to kung anong sinabi ng isa't isa. Okay ba tayo dun? Okay tayo dun, pre. Hindi lang okay. Okay, okay na okay. Tama na. So, for this round, you will have 1 minute 30 seconds to dismantle, to destroy your opponent's reputation. No? Sinabi akong bobo, sana hindi niya mahuli. Di ba? Ganun yun eh. So, ang mauuna pa rin dito, Ray, ikaw, tingnan mo ko ng mga sinabi ni Andren. Isa puso mo. Tingnan mo kung ano yung pwede mong wasakin. Ready ka na ba? Okay, ready, ready. Ready? In 3, 2, 1. Okay, eto Andren. Ipo-point out ko lang yung mga inaccuracies sa mga sinabi mo. First point, si Ronaldo, si McDonald. Sabi mo malaki yung sapatos niya. Di ba dapat maluwag? Pero hindi natin alam paano kung malaki din yung paa niya. So fit! Fit yung sapatos, Andren! We don't know, hinubaran mo na ba si McDonald para makita yung paa niya? Magmi-make sense lang kung maliit yung paa ni McDo. Pero we don't know, it's a mystery. Boom! Point number 2, Andren. Sabi mo na yung malaking sapatos, pwede mong lagyan ng ulam sa loob, pagkain. Andren, ikaw lang pwede yun kasi isa kang barbarian. Point number 3. Sabi mo, eto ang pinaka-concern ako, Andren. Sabi mo, mas maganda yung maluwag na sapatos para sa mga rats. Historically speaking, Andren, meron tayong the rat plague. Ayokong bumalik yun, Andren. The rat plague. Isipin mo, si Ratatouille, dadami, lahat tayo sasabunutan. Andre, lahat ng tao sa mundo pwedeng sabunutan. Dahil lang sa gusto mo ng malaking sapatos. Andre, think about your actions, Andre. And, time! Time! Solid, solid arguments. Inatake mo talaga ang kanyang mga arguments na pinresent niya. Pero inatake mo rin siya. Hindi naman kita babawasan ng points dahil doon, pero relax ba? Tinawag mo siyang barbarian. Ano kaya sasabihin niya tungkol sa'yo? Oh, hindi ko favorite flavor yan. I'm more of a jelly. Gusto ko Boston cream. Which is barbarian na may chocolate frosting sa taas. Andren Bernardo. Alexio Tapafunda. Ready ka na bang i-rebut ang mga sinabing statements ni Ray kanina? Ay na pare, let's get the rebutting on. Sama nun, sorry. So, pwede yung pinaka hindi maangas na show. Ano yung, ano kung balik na lang ang mga? Soft. So, Andren, rebuttal against Ray Mamuad. Ang kanyang topic ay masikip na t-shirt. Sa mga information na sinabi niya sa atin kanina, tingnan natin kung makakapoke ka ng holes. Ready na ba tayo, kaibigan? Ready. O, sige. In 3, 2, 1. Gaya ng sinabi ni Ray kanina, mas maganda yung maliit na t-shirt kasi tipid sa sabon. Pero dude, bakat naman yung utong pare pag nakita, like a fat kid sa swimming pool, I as a fat kid,
nung nagsuot ako ng tight shirt sa swimming pool, mas lalo lang pinakita na wala, hindi ako confident. Parang yung fat girl dun sa firework video, yung tumalon siya sa pool. Grabe yun, like, it gives positivity. At sinasabi mo na yung, oh, yung life parang shirt, well, I've outgrown this thin, yung manipis na shirt, yung bakat na shirt, I've outgrown it, pare. Pare, kasi pare, I evolved, pare. Kasi evolution is a mystery, pare. It's full of change that no one sees, pare. Tapos ako, ina-atake mo yung character ko. Ba't ikaw? Ba't ang payat mo? Ba't parang nagkulang ka sa tiki-tiki? Ha, Mon Confiado? Ha? Tapos yung mga pa, yung sinasabi niya na, yung t-shirt daw, oh, it accentuates yung abs. Eh, tangin, tignan mo nga yung katawan mo. Mukha kang niluwa ng kabaong, men. Pero what I'm saying is, kailangan mo pa rin mag-put ng effort in which yung sapatos, it's there. It gives comfort, pare, in this hot night, pare. Tapos, di ba, kung may malayo na hold up, ganun mo lang. Tapos, since maluwag, long range siya na sipa, pare. Yeah! Dalawang beses mo lang siya pwedeng gamitin, pero... Okay, out of time na tayo, Andren. Out of time tayo. Galit ba kayo sa isa't isa? Nauna siya. Nauna ka nga, tama siya. Nauna siya. pero hindi mo naman kailangan labanan yung sinabi niya. I'm taking the high road sana. Dude, walang taking the high road dito. Pero maganda yung mga rebuts kanina. Na-enjoy ko specifically na tinaihan mo yung pagkabaktong ng shirt na yun. Baktong. Based from experience ni Andren. Pero para sa akin, ito opinion ko to. Hindi ko alam kung napansin yun. Naglabas ka na naman ng bagong argument na hindi dapat. Ano yun? Yung long range na sipa. Oh, pero I'm not docking points for that. Caught up in emotions lang siya, no? I would say ganun lang nangyari. Pero nandito na tayo sa ating final round ng labanan. Dito natin malalaman kung sino ang tunay na mananalo sa laban na to. Kasi honestly right now medyo patas na after those three rounds. So ito ang free for all round natin kung saan sabay kayo, harap-harapan, sagutan na to. Face to face. Sagutan na to. So lahat ng arguments nyo, bago man o luma, lahat ng arguments mo against him, lahat ng sinasabi mo tungkol sa masikip niyang t-shirt, lahat yan, pag-uusapan natin ngayon sabay-sabay. Okay, 1 minute 30 on the clock. Ready ka na ba, Ray? Ready. Ready ka na ba, Andren? Ready. Sige, simulan na natin tong free for all round in 3, 2, 3, 4, 5, no, joke lang. 7. In 3, 2, 1, Ano? Hindi kasi. It doesn't make sense. Yung shirt na masikip. Alam mo yung use ng shirt? Oh. Kung mataba ka katulad ko, undershirt mo yan tapos magpo-polo ka. Kasi yung masikip na t-shirt, ang bra ng mga matataba. Yun eh. Pero yung ano mo, yung sapatos mo na maluwag. Oh, ano? Hazard sa life. Kasi paano? Madadapa ka lang lagi. Huh? Ang luwag eh. Eh, ba'y ngayon lang malang brilingap yan? Paano yung time mo? Time into... Diba? Oh. Hindi naman yung hazard. Ano ba yung definition mo ng maluwag? At ano maluwag ba yung definition mo ng masikip? Pag masikip, pare, yung circulation mo, pare. Yung arms and legs mo. Yung head mo. Masasuffocate ka. Sabi mo. Like blue lahat sa ta. Blue lahat, tas white lang yung dito. Ano ka? Reverse starfish? yung sapatos mo. Oh, sige. Sabi mo, anong definition ko? Yung definition ko, sabi mo, kasha yung baon mo, edi kasha yung lock and lock. Ang laki nun. Anong klase sa sapatos nun? Pare. Kung kasha yung lock and lock. Fooey, pare. Food. Fooey. Ano okay, yun? Yan yung argument ko. Tapos yung masikip na t-shirt, pare. Again, pare, hindi lang bakat yung utong mo, bakat yung bill mo, tulad sa akin, pare. Bakat lahat. At alam natin, alam mo ang kasabihan nila sa bakat? Ano? I do not want. Hindi ko gusto. Ano nga? Sa pakit. Tapos na po mga kaibigan. ano? Ito yung pinakamahirap na part. Kasi, honestly, gets ko yung sides nyo pareho. Like, tanggalin natin lahat ng bullshit.
lahat ng walang kwenta sinabi niyo, tinatanggal ko, and sobrang nagustuhan ko yung tig-tatlong arguments niyo na tama. Hindi, tingnan natin. Kasi, medyo malaki yung factor nitong, nung rebuttals actually, dun nag-shift yung tides. Not gonna lie, first part, medyo kinakain mo siya. First, like, first two rounds. Pero pagdating ng rebuttals, medyo mas nagustuhan ko yung sinasabi mo. So, nagpatas-patas siya. Medyo mahirap tong... Kayo! Sino sa tingin? Pol-pol na lang po. Sino sa tingin nyo nanalo? Hindi, pero meron na akong winner in mind. And, alam mo yan, bago tayo pumunta sa winner na nasa isip ko, kamusta naman ang experience nitong Bobo Debate Sponsor? Ang saya. Mas lalo kong na-appreciate si Andre. Hindi pa tayo nasa feel good po. Hindi mo pa siya trash talking na. Ayaw, sige. Okay. Hindi ko na-appreciate si Andre. Hindi, masaya mag-ano. Very mind, nakaka-expound ng, ano, ng... Para exercise it. Oo, exercise. Ikaw, Andre, na-enjoy mo pa siya. Sobrang enjoy itong Bobo Debates. This is the highlight of my week, which is kind of sad and funny. Or, yeah, I love debating with my friends and yung highlight of your week talaga is ito tapos yung unang patak ng beer sa bibig. Oh, yes. And Monday morning, Monday pagkagising. Yeah, sige. With my toast. Ito medyo nahirapan talaga ako dito kasi malapit-lapit ang laban. Pero ang ating winner for this episode si Andren Bernardo. Palakpakan naman tayo diyan. Feeling ko lahat na... That's my friend. Mas marami siyang arguments na umaangat siya sa'yo eh. May mga times, sorry ah, na inuulit-ulit mo na sinasabi mo. sige. Hindi naman tayo iwasan. Gets ko, first Bobo debate mo to, pero hopefully hindi to yung last. Kasi sobrang na-enjoy namin na nandito ka. Kakambak ako better, stronger, mag-ano ako, Wikipedia and everything. Siguro next time mag-take notes kayo habang nagsasalita yung isa. Kasi ako been taking notes and napansin ko lang talaga yung arguments ni Andre mas angat sa arguments mo. Pero hindi na, that's not to say na hindi maganda yung iba mong arguments. Mas hindi ko alam eh kung paano nag-iisip to eh. Ganun lang talaga siya. Pero congratulations Andre. Ikaw ang winner ng episode na to. And nandito na tayo sa last, very last portion of the show. Ito ang ating No Hard Feelings segment. Ready ka na makipagbate? Ready na ako makipagbate. Ready na ako. Inisip na ako mga words. Magbate na tayo. Sige. Magbate na tayo. Okay, No Hard Feelings in 3, 2, bate mo yung hard feelings mo. 1. Hawakan mo yan. Ay, ako ba? May sasabihin ko. Kayo, magsalita kayo. Nagkoconnect na lang kami as a human being na to. Thank you, Ray. Isa ka sa favorite comedians ko. Andre, at ikaw ang inspiration ko. Pwede ba ako sumali dyan? Na-feel mo yung energy. Thank you, Ray. Thank you for being here. Ba't basahin yung kamay mo? Ha? Pasmado ako eh. Okay na ako dun. Babawi ako next round. At sana matalo na kita. At ako rin nirespeto kita kahit di mo ako nirespeto. Kahit yung mga secrets mo, binubuking. Oy, wag naman tayo pumunta sa No Hard Feelings. Sige. Okay. I love you, Ray. I love you, Andre. So may 15 seconds pa. So, panoorin niyo ako sa May 27. Kasi hindi time sensitive itong upload na to eh. Sige. Enjoy nyo na lang yung buhay nyo, guys. Oo. So, kung may maluwag kayong sapatos, masikip, alam nyo na yung advantages. Parang naging buhay ko high school. Masikip lahat naman sa'yo. Masikip po. Masikip yung t-shirt ko pero yung sapatos ko size 14. Ako kasi size 13 wide yung akin eh. Medyo mahirap nga maghanap ng alam mo yung sa'yo. Alam mo naman sabi nila pare sa mga malalaking paa. Mapagal maglakad. Insecure. Anyway, yun lang ang ating episode ng Bobo Debate. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyong kalimutan i-follow ang ating mga debaters, Andren Bernardo. Andren Bernardo at all social media platforms. All social media platforms. Ray Mamuhat? Sa Instagram nyo ako kay follow kasi mas marami yung fin-follow ko doon. Ray Shippy at Ray Shippy. So, para magpantay na sila. Yeah.
At ako naman yung host, Alexio Tabafunda, Alexio Tabs on all platforms. Maraming salamat sa inyong lahat. And always remember, kapag may debate, may cookies. May happiness. Makaisip tayo ng magandang end. Maraming salamat. May debate eh. Say goodnight, Andren. Goodnight, Andren. Solid, okay?